Papasok kami sa bahay ni Mary sa Turkey. Nasa bundok siya. Napapalibutan siya at natatago sa mga maraming puno. Para hindi siya makita. Natatago siya kasama daw ng mga yung mga pagano noon, kaya hindi siya masyadong pansin at nandito siya sa Turkey. No? Yan, ang bahay. Nasunog daw ito few years back, itong bundok. Pero, miraculously, hindi ito nasunog. Yan. Daming linya. Daming nakalinya para makita ang bahay. Ni Mary sa Turkey. Yan. Bawal mag-take ng picture sa loob. Kaya sa labas na lang. Kasi 2 minutes lang daw yan, in and out. May mga bedrooms daw. May nagbimisa doon. Tagong-tago, no? Yan daw ang bahay niya sa Turkey. Bahay ni Mary. Ang daming story dito sa Turkey, no? Hindi ma-absorb in just one tour. Kaya dapat makabalik tayo, kasama na kayo. Yun ang mga tapos ng tumingin sa loob ng bahay. Tapos sa sira doon, ito papasok pa lang. Kami naka-line up din. Ayan ang anak ko. Solid, no? Solid. Malilim dito. Mapuno, gubat siya. Bundok. Not sure kung anong puno ito. Pero maraming mulberries. Mulberries. Bahay, papasok na tayo. Very cool dito, may breeze. Cool breeze. Yung mga nakapila. Talagang matanda na yung puno, oh, you can see. You know? Matanda na. Ito yung bahay ni Mary sa Turkey. Kapasyal tayo, no? Pero next time, sama dapat rin. Para makita niya in person. It's very interesting. Ayan na yung pinto. We need to, be silent. No photos, no videos. Kaya hanggang dito na lang tayo mamaya. Hanggang dito na lang tayo. No photos, no videos na dito sa loob. Kaya mag-goodbye muna ako sa inyo. Hindi tayo pwede mag-video. So, I'll keep you posted. Kung ano nasa loob na lang, kwento ko na lang sa inyo. Ito, of course, hey, it's me, it's Arlene. Subscribe kayo, like and share. Thank you.